mag-ingat sa flesh-eating zombie drug na ating pag-uusapan sa pagkakataong ito. Ano nga ba ang psilocin? Bakit ito tinatawag na zombie drug? At kiniklaim ang matinding epekto nito hindi lamang sa United States at United Kingdom, kundi pati na rin sa iba't ibang dako ng mundo na tumutukoy sa droga na tinatawag na zombie drug. Dahil sa epekto nito na nag-exhibit ng zombie-like behavior ang mga tao na nakakakuha nito at nakakatikim nito. Atin itong laliman na pag-usapan, mga kaibigan. Ang ating kwento ay patungkol sa zombies. Pero iba ito sa mga zombies na napapanood ninyo sa mga horror at fantasy stories. Dahil ang kwento na ito ay patungkol sa zombie drug. Isang drug na tinatawag na transidope. Isang flesh-eating drug na kinakain nito ang mga balat. At ang tanong ay, bakit ba ito tinatawag na zombie drug? Ngunit bago natin ito pag-usapan, siya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Tignan ninyo ang mga visuals na ito, na ito ay umiikot sa mga social media ngayon, na mapapansin ninyo mga imahe ito ng mga tao na gumagalaw at lumalakad strangely, na parang zombie to say the least. Ngunit hindi pa ito na-identify na authentic. Ngunit kapansin-pansin na ito ay sobrang nakakabahala na umiikot sa United States of America na nag-i-intensify ng drug abuse crisis. Hindi lamang sa US kundi pati na rin sa United Kingdom, particularly sa Britain. Dahil binabanggit ng mga toxicologist sa Birmingham Toxicology Lab na dumating na raw ang drug na ito sa Great Britain. At kanilang napansin ang strange peak sa mga tests na nagre-resulta sa mga ito na na-identify nila na ang zombie drug ay tinatawag ng psilocin. At ang sobrang nakakabahala pa nito, ang mga droga na ito ay undetected sa mga normal drug test, meaning may special na drug test na kailangang i-carried out para ma-detect ang zombie drug na ito dahil nag-i-spike ito ng matinding warning sa napakaraming mga senaryo. Dahil ang zombie drug consumption ay hindi na-detect kaagad. At ang kwento sa likod ng zombie drug na ito na tinatawag na psilocin ay basically isa itong animal tranquilizer na na-develop noong 1960s sa purpose para tulungan ang mga veterinarians na gamutin ang mga baka, kabayo, tupa at marami pang mga klase ng hayop. So paano ito nangyayari? Ini-stimulate ng drugs na ito ang mga muscle ng hayop para ma-relax ito, na ang purpose nito ay para mamanhid ang pain. Ngunit pag ito ay nakonsumo ng tao ay magiging parang zombie sila dahil na rin sa mga involuntary na mga muscles, at pagkatapos ay mabubulok ang mga balat nila na mag-i-impact din sa mga lungs na magkukus ng mga infected sores. Ngunit bakit ganito ang epekto nito sa mga tao? Ika pa ng National Institute on Drug Abuse, ang psilocin ay nakaklasify bilang central nervous system depressant. Kaya pag ito ay nakonsumo ng tao, ay mas matagal ang epekto nito sa human being. Ngunit hindi pa klaro kung gaano katagal ang epekto nito sa tao. Ngunit sa mga hayop ay tumatagal daw ito ng 4 hours. At mas matagal ang epekto nito sa mga tao. At ika pa, pag ang zombie drug na ito ay na-combine sa mga opioids, ay magiging irreversible ang epekto nito sa tao na maglilid sa kamatayan. At ito ang sobrang nakakabahala na pangyayari sa mga tao na makakatake nito. Dahil karamihan na nagtitake nito ay mga drug addicts, na kung saan pag natake ito ay mararanasan nila
ang disorientation sa paningin, inflammation o pagmamaga sa katawan, hihina ang immune system, magkakaroon ng skin ulcers at mahirapang huminga. In fact, sa mga cases na ito ay mag-i-increase ang infection na pwedeng tumungo sa mga buto at walang choice ang mga doktor kundi i-amputate ito. At ikapasabalita mga kaibigan ng We On News, ang mga tao ay nami-misuse nila ang zombie drug na ito. Na ito ay balibalitang ginagamit sa Puerto Rico, Philadelphia, at ang pinaka-epicenter ng paggamit sa United States ay sa Maryland. At ganun din sa United Kingdom, na marami na ang namatay ng mga European sa United Kingdom dahil sa paggamit ng zombie drug. Ngunit ang tanong ay, bakit nagiging problema ngayon ang zombie drug? At ano ang katotohanan ito sa pagkitil ng mga buhay ng mga tao? At ang tanong ay, isa na ba itong droga na dapat maalarma ang mga tao? 1 Corinto 10 verse 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Mga kaibigan, anuman ang ating ipapasok sa ating katawan, pagkain man ito, gamot man ito, o tubig man ito, o anuman ang ilalagay natin sa ating katawan, ay nawa gawin natin ito para sa ikararangal ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kung alam natin na ito ay sisira sa ating katawan, ay huwag na nating ituloy na ipaloob ito sa ating mga katawan. Dahil hindi ito kaya-aya sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang ating katawan ay pagmamay-ari niya at hindi natin pagmamay-ari. Dahil una, ginawa niya tayo at pangalawa, tinubos niya tayo sa ating pagkakasala. Kaya ganito na lamang ka-precious ang ating katawan mga kaibigan. Sobra itong mahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman huwag natin itong sisirain sapagkat mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, tulungan kami Panginoon na huwag malin lang ng kaaway upang sa ganun Panginoon ay mapansin po namin kung ano po ang mga nilalagay po namin sa aming mga katawan. Tulungan kami Panginoon na ang mga bagay, mga pagkain, inumin o mga gamot na ilalagay po namin sa aming mga katawan ay makita po namin ang resulta niya at madiscern po namin kung ito po Panginoon ay kaaya-aya sa aming katawan o kapuri-puri ba ito Panginoon na gawin po namin. Salamat Panginoon dahil ginawa niyo po ang aming katawan at pangalawa, salamat po dahil ito po ay tinubos po ninyo. Panginoon, salamat sa inyong pagmamahal sa akin at tulungan kami Panginoon na makita ang mga bagay na kalugod-lugod sa inyong banalarapan upang ito po Panginoon ang aming gagawin. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.